Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. Ayan, ang gagawin natin ng video ngayon ay tungkol naman sa mga graduation or mga completer or yun, graduation nga, end of school year 2023-2024. So, kung malalaman natin, makikita ang ating news feed sa ating Facebook ay punong-puno ng mga with honors, high honors, at marami pang iba about graduation. So, ayan. Kasi ganyan yun sa Pilipinas, ang simula nung palitan na ang dating basic education, pinalitan ng K-12. So, meron na silang tinatawag na moving up ceremony, yung ganon. Okay. So, dais ko lang pong ipaalam na dito po sa Thailand, wala silang ganon. So, pag ikaw ay nag-aral ng grade 7, grade 8, pagka grade 9 mo, ay gagraduate ka. Yun siguro ang tinatawag na moving on ceremony, mag-move up na. So, hindi kagaya sa atin na sobrang magarbo at parang magastos sa kanila, wala. Naka-uniform lang, tsaka merong bulaklak dito, walang mga ribbon-ribbon, at isang ceremonias na hindi siya aabot ng 1 hour, siguro mga 1 hour or mahigit 1 hour, yun lang. At hindi siya gaanong magarbo kagaya sa atin, kasi yung iba, yung mga parents hindi nagpupunta, pero yung ibang parents nagpupunta sila. So yun lang, pag after that, every end of the year, walang may mga honors, mga with honors, wala yun. Wala as in, wala talaga. So walang mga most, mga best, every best, wala talaga. Ang ano sa kanila ay graduation lang sa grade 12. At hindi rin siya gaanong bongga kasi naka-uniform din lang. So, pag-uusapan natin yung trending na trending ngayon sa social media, sa Facebook, na ikinumpara yung pamilya ni Senator, dating Senador Manny Pacquiao at Jinky Pacquiao, dito sa isang picture ng mother yata niya or auntie, at dito sa isang bata, na yung sinabi nila na yung bilyonaryo daw ay simple lang isang bukay ng bulaklak, ganon. Tapos, pero yung sabi nila, ordinaryong tao, ang sakit naman nun, ordinaryo. Hindi nga natin alam, baka ano, bilyonaryo din yan sila. So, parang masakit, hindi bagay yung nilagay na ordinaryong tao. So, ayan, gumawa ng garland na pera. So, kung bibilangin natin, magkano kaya ito lahat? So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5,000 bawat line. So, pag ganito siya. So, magkano kaya ito? Baka nasa 100,000. 1, 2, 3, 4, 5. Yung ganun, nang nabilangin ka, mahaba na. Okay. So, sabi dito, trending ngayon, dumaan lang sa kanyang wall daw ang money garland. Ang sabi ng iba, kayabangan lang daw ang ginawang pagsabit ng money garland sa anak niya. Buti pa daw, yan bilyonaryo, simple lang. Yung kay Manny Pacquiao, kasi bukay nga lang siya. So, para sa kanya daw, wala naman siguro ibang masamang intention ang ginawa ng nanay niyan. Yan lang siguro ang way of appreciation niya sa anak niya, na nakatapos, masaya lang siya kasi iba ang pag-intindi ng iba. Oh, kayo, ano ang masasabi niyo? Oh, ito 'yon. So, makikita mamaya, ilalagay natin diyan ang dalawang picture na nagkukumpara sa isang bilyonaryo na napakasimple lang, at saka sinasabi sa isang ordinaryo na talagang bonggang-bongga at saka tagwa 1,000 pa. So, ang Pilipino kasi ay ganito yon. Ang iba sa atin, kahit wala tayo, ay mangungutang tayo para magkaroon. Kasi ganun naman talaga yon. Ang Pilipino, kasi ikaw, nanay ka, or ako, masaya tayo na nakapagtapos yung ating anak, lalo na kung hindi siya gaanong hindi na gaanong gusto ang mag-aral. Kasi may mga bata na ayaw mag-aral kasi hindi pa nila na-realize na ang pag-aaral ay sobrang importante sa buhay ng tao. Kasi kung hindi ka nag-aral, hindi ka mag-aaral, ang future mo ay wale. But it depends again, kahit hindi ka nakapag-aral, kung merong kang sipag at syaga, aasenso ka rin. Kasi hindi rin naman lahat ng pag-aasenso ay nasa pag-aaral lang. Pero kung merong pinag-aralan, mas angat, mas kakaiba, mas advantage yun. So, ito ay napansin ko mga like
3 years ago, nakita ko na itong mga ganitong klase ng mga pictures, yung nagsasabit ng pera, pero ito talaga ang pinakamarami. So, dito sa school namin, meron din naman ako nakita ang ganito, pero walang pakialam yung mga tao, kasi nga naman may pera din sila. So, kahit anong gawin nila, baby, kasi may pera din naman sila. So, nasa sa inyo na yan ng mga magulang, pero ngayon, it's big deal, kasi ginagawa ng batas daw na during sa tinatawag na graduation or during sa moving up ceremony, ay bawal daw ilagay yan, dapat doon na sa inyong bahay. O kaya nga ilalagay doon, kasi pipicturean dahil ipopost para makita ng tao na may ganon. Kasi ang Pilipino tayo, mahilig tayong magpakita. O diba? O ito. Yan, basahin natin yung mga comment, kasi dito sa comment tayo ay matatawa. Ito, sa kasal nga nang sasabit ng milyon-milyon. Graduation pa kaya? Kasal yun. Para sa akin, hindi po tama yan, kasi kahit marami pa tayong pera, hindi kailangan ipagmayabang yan. Kahit pinaghirapan pa natin, kasi insulto po yan sa ibang nanay na naghihirap para lang makapag-aral ang anak. At alam ko ang ibang nanay dyan na nakakita, sumasakit din ang dibdib at insulto sa kahirapan ng tao. So, may ano din siya, may punto din, ganon. So, ito pa, proud mama siya at yes, cash gift na yun sa anak niya. Malay natin, may kasunduan sila. Like, after graduation, may rewards ka to motivate the kid, whatever it is. Pera naman nila yun, be happy na lang. O, kasi ang tao, dalawa nga, may nega, may happy. So, nasa sa inyo kung happy kayo, kung okay yan, para sa iba na hindi okay. So, nasa sa inyo pa rin yan. This can be viewed from multiple perspectives. 1. Positive recognition and celebration. 2. Potential negative implications para dun sa iba. Ito, 3. Role modeling na kapag ikaw ay nagsikap, ikaw ay mabibigyan ng pera. Paano lang kung wala? Yun ang concern ng iba. While celebrating success is important, balancing this with humility and consideration for others is generally seen as a more morally commendable approach. Kasi ganun. Dito, pwede naman irigalo na hindi gawin garland ang pera, sobre na lang dapat yon ang kasabihan. Ang pobre, hambog kaysa mayaman. Alo, ang sakit naman doon. Hambog, o sabi, may point ka Brad, pero siguro naisip nila unique kong gawin garland. At saka, hindi rin natin alam, malay natin meron silang Facebook at ano content yon. Kaya nga sinasabi ni Dr. Mata na kaya ang Pilipino daw hindi umaasenso dahil tayo ay showy. O, meron tayong thousands, ganon, ginang garland tapos ilagay sa estudyante nyo. Pero ang mga Chinese daw ay mapag-imbot at mapag-ipon ng pera. At saka pag merong mga ganyan, may kasalan, may Pasko, New Year, may mga regalo, ay talagang nilalagay nila sa sobre na tinatawag nilang angpao. Kasi nga, ayaw nilang makita kung magkano. Kasi hindi sila showy sa kanilang kayamanan, sa yaman nila. Yun ang sabi nila, ha? Okay. Higit nakahanga-hanga kung medal ang nakasabit, pero kung doon sila masaya, bahala sila. Basta hindi magandang motivation, gawing garland ang pera. O yun yung kanyang opinion din. Bakit mayaman lang ba may karapat maging bongga si regalo? Ayan, rason din niya yun. Yung ordinaryo, last year pa naman niya ng graduation photo. O, diba? Kumuha lang kayo. Yung bilyonaryo, di ko sure. Pero, ang mga bilyonaryo, ang alam ko, kapag sila ay nagregalo, kagaya dito sa Thailand, kapag nag-graduate ka, ay nireregaluhan ka ng bagong sasakyan ng iyong mga magulang. Yun dito. Kasi marami na akong co-teachers dito na mga bago na yung kanilang regalo, pagkapasok nila sa tinatawag natin sa DepEd, naging regular na sila, nireregaluhan sila ng bagong sasakyan ng kanilang mga parents. Or, pagkatapos ng graduation, lalong-lalo na yung mga middle lang sila, yung hindi gaano mayaman, kasi sa kanila ay karangalan na ang makapagtapos ng university or college, kaya niregaluhan sila ng sasakyan. So, kung ano ang yung masasabi dyan, pabor ba kayo o hindi, nasa sa inyo yan. Para sa akin, okay lang yan, wala akong pakialam dyan, basta masaya ang taong gumagawa dyan, okay na rin yan, wala na tayo doon. Tayo ay
magsika para magkaroon ng pera na ganun karami. Or para sa akin, ikikip ko na lang, sasabihin ko na ilagay ko na lang sa bangko, may regalo kang ganito, pero ilalagay ko sa bangko kasi mahirap na ganyan eh. Baka maagaw pa, o diba? Baka maging cause pa yan ng huldapan. Yun, masakit. So, yun lang po. Maraming salamat. Sana ay intindihin natin ang bawat isa dahil meron silang kanya-kanyang opinion. Ikaw, ako, meron din dahil we are living in free country with freedom, Philippines. Maraming salamat. Bye-bye.